Hello guys, I'm back, Shakira again, ng Norway. So no, gusto ko pakita sa inyo ulit kung paano ako mag-makeup. Yung first makeup ko, syempre hindi pa masyadong marunong si Shakira, di ba? Kaya kailangan behave muna ako kung paano pag-makeup talaga. Pero ngayon gusto ko ituro ko sa inyo kung paano talaga ang paggawa. Yung isa Norwegian ang ginawa ko dahil syempre kaya nga Shakira Norway eh. Kasi sa Norway ako nakatira. Hello. Pero ngayon magtatagalog ako para mas madali ninyong maintindihan, 'di ba? So ngayon nakita ninyo, oh, walang makeup si Shakira ngayon. Yan ang aking face. Yan na yan. Tanggapin man ninyo o hindi, yan na po yan. Pero makikita ninyo ang pagkakaiba ng aking face after ng aking paggawa ng aking makeup. So ngayon turo ako kayo dahil alam ko marami naman talaga diyan ang mahilig. Diba? Mahilig mag-makeup. Paano ba talaga pag-makeup? At special ang kilay. Nakita nyo ang kilay ni Shakira. Diretso-diretso. Oh, paano natin pagandahin yan? Yung first video ko na ginawa natin, o ginawa ko sa Norwegian, inuna ko muna ang makeup sa mata, diba? Pero pwede rin kayong mag-umpisa na kailangan foundation muna lahat and then yung mata later. So, unahin natin ang foundation. Pero bago tayo mag-umpisa, kailangan, importante na meron muna tayong primer. Ang primer, yun kasi ang nagpapatagal sa ating face. Lalong, yung sinasabi ba nila 24 hours ang iyong face, di ba? Kapag yung halimbawa, yung talagang wala kang pawis o yung makeup mo magtatagal hanggang eto, pwede kong gamitin yung eto ko tutusin, pwede kong gamitin itong All My Lighter Urban yata to eh. Yes, Urban Decay. Pwede mo munang i-spray bago ka maglagay ng foundation. Hindi ko mahanap ang aking primer, pero gamitin ko na itong spray. Okay? Eto rin, nagpapatagal din ito para ang face natin fresh na fresh, di ba? Kita nyo sa akin, no? Ang dami ko na ngayon mga ano-ano dyan sa mukha, di ba? Pero mawawala lahat yan. Wait and see. So, kailangan meron muna tayong before and after. Kasi itong spray na to, pwede nyo rin gamitin after ng makeup. Dahil yun ang talaga nagpapatagal para magkaroon tayo ng magandang makeup. So, unahin ko muna spray yan ang aking mukha. Diba? So, hayaan lang natin siya matuyo ng konti. And then, ang ginagamit ko pong foundation, NYX. So, ako minimix ko ang NYX color ng foundation. Ang number nito, number SMF11 and SMF09. So, tingnan natin. Kasi minsan minimix ko siya eh. Para makita ko talaga ang aking tamang kulay. Diba? Ganyan lang po. Ang importante yung apat na mukha natin. Hindi ko sabing apat no office nga baba o, oh, diba? Yun ang ibig ko sabihin. So, imix ko lang siya ng konti. Siyempre, naiwan ko yung pantali ng buhok, diba? Nakakatuwa. Ako hindi ako natuwa. Pero okay lang. At least, pakita ko lang sa inyo. So, ang paggamit ng foundation, either gumamit kayo yung parang swam. Ako na mas gusto ko to ha. Or pwede rin kayong gumamit ng brush. Pwede kayo mag-brush kung yun ang mas feel nyo, gawin nyo. Kasi ako, etong mas type ko. Sa Elf yata ito nabili ko. Hindi ko matandaan kung saan, pero ito yun. So, kailangan may salamin si Shakira kasi hindi ko makikita kung talagang yan siya. Yung diretso ba? So, unahin ko muna. Ah, hindi. Hindi pwede may salamin. Tanggalin ko ulit. So, kailangan i-ano muna natin ang ating foundation. O, huwag kayong matakot. Ngayon nyo lang nakita ang aking makeup na ganyan. Mawawala yan. Siyempre, nung umpisa nakakatakot, di ba? Anong kulay yan? Hindi mo naman bagay yan, Shakira. Di ba? Pero sabi ko nga, mas gusto ko yung ganito kulay kasi nasa finish powder, pwede mong patungan siya para mahanap mo yung talagang kulay mo. Mahirap kayang hanapin ng talagang tamang kulay sa foundation. Lalo na sa atin, yung mga mapuputi, mas madali nga sila
maghanap ng foundation nila na nababagay sa kanila, di ba? Pero tayo, minsan nahihirapan tayo eh, maghanap ng talagang ano natin. So, mukha na siyang dilaw ngayon. Kita nyo, ang layo ng kulay, di ba? Pero, magagawa natin yan ng paraan. Ang importante, kailangan ipantay nyo yan dito sa leeg ninyo para hindi naman malayo ang inyong foundation. Di ba? Para hindi siya malayo sa kulay ninyo. So, ganyan lang po yan. Kailangan talagang blend na blend ninyo siya. Diba? Wala na akong oras bumaba para kunin ko yung pantali sa buhok ko. Pero it's okay. Magagawa natin yan ng paraan. Makikita nyo maya. Maya-maya, iba na ang mukha ni Shakira. Okay, so yan ang aking kulay. Kung makikita ninyo, teka muna, mukha yata masyado na mamadilaw to. Pero ganyan talaga, hindi natin alam ano magiging itsura kagad, di ba? Pagka nag-uumpisa ka pa lang. So yan, ganyan ako mag-umpisa. Ito ang aking second na pag-makeup. Either na before ko gawin ng sa mata or after na ng foundation. Okay, so sabihin na natin tapos na to. Ganun na lang. Madaliin ko na lang to, di ba? Ang importante, nakatulong kung paano kayo mag-makeup. Yun ang pinaka-importante doon. May kanya-kanya kung paano pag-makeup. Meron talaga mga professional. Bakit sino ba hindi professional? Lahat naman professional kung gugustuhin. Diba? Okay, sabihin na natin natapos na yan. Ganyan ang itsura ni Shakira ngayon. Diba? Huwag kayo matakot. Ganyan lang yan. And then, ang ginagamit ko ay yung concealer. Ang concealer, kung makikita ninyo yung sa mata natin, di ba? Misa meron yung mga maitimang mata o kaya may mga eye bags. Ang concealer, nakakatulong yan. Lalagay lang natin yan sa ilalim ng mata. Importante sa ilalim para maging yemt. Kita nyo, iba rin ang kulay ng aking concealer kasi hindi yan po pwedeng magkamuka ng kulay ng foundation at ng concealer. So, ito na naman. Yung apat na mukha na naman sa noo, sa pisngi, sa baba, at sa ilong, syempre. So, iba naman ang gagamitin kong swamp dyan. Ang ginagamit ko dyan, etong meron medyo flat. Kasi mas madali siyang, eto palang aking salamin. Bakit hindi ko nakita? Mas madali siyang i-blend. Kasi kailangan, ang pag-makeup, kailangan makita yung sa gitna ng mukha natin. Kailangan doon, kailangan light. Light na light siya. Diba? Huwag muna kayo matakot, ha? Tapusin ko lang to. Siyempre, may kanya-kanya, iba-iba kung paano pag-makeup. Ganito ako mag-makeup. Gusto nyo matuto kung paano mag-makeup si Shakira. Dahil minsan nagugulat nga rin ako sa sarili ko. Pag nakikita ko sarili ko, ako ba to? Ako ba nag-makeup nito? Diba? So, kung kaya ni Shakira, kaya nyo rin. Ganun yun. Okay. And then, yung sa ilalim ng mata. Ito ang importante. Kailangan talagang malapit doon sa guhit, sa baba ng ating mata. Ayan. Ganyan lang. Tapos, lagyan nyo na rin dito sa ilalim. Kasi, ang concealer, ginagamit din yan sa paglalagay ng eyeshadow. Nakita nyo yung diferensya. Diba? Mas magiging yemt siya pagka ganito ang talagang pag may makeup natin. Okay, may kanya-kanya tayong paraan kung paano pag makeup ganito. Pag makeup ni Shakira, gusto nyo matuto kung paano si Shakira nag-iiba mukha dahil hindi lang kayo natatakot pag nakita nyo ang aking picture, di ba? Sa pag-iisip nyo, ano yan? Ano nangyari kay Shakira? Siya ba yan? Kahit nga ako nagugulat eh. Okay, so after ng concealer, ang gagamitin naman natin, puder. Ito ang puder. Ang ginagamit ko, e.l.f. Plain lang siya, white lang siya, kahit na saan mabibili nyo yan. Pero ako kasi, misa sa internet, ako nag-o-order. Okay? So, mga ganyang karami lang ang kailangan. So, ilalagay natin yan doon sa inilagay natin yung concealer. Okay. See? Kailangan yan sa ilalim ilagay. Diba? Nawala bigla ang guhit sa mata ni Shakira.
At hindi na mukhang pagod ulit si Shakira katulad kanina. Oh, ganyan yan. May mga nagsasabi bakit Shakira pangalan ko. Okay, sabihin na natin, hindi ako nagpangalan yan. Kasi nga dito sa Norway, siyempre nakilala ko dahil sa pag-MC-MC ko. At lalo-lalo na nakilala ko dahil mas ano ko ang magpasaya sa tao. Kasi ang gusto ni Shakira masaya lang. Masaya lang buhay. Ayoko ng mga negativity. Hindi bagay sa akin na negativity. At lalong ayoko maging tsaka, no? Magiging tsaka kapag puro negativity ang mangyayari sa buhay natin. Lalo na ngayong COVID. So, hindi pwede yun. Bawal yun. Kailangan lagi tayong beauty. Okay, so nakita nyo na ang itsura ni Shakira, di ba? Maya-maya yan. Iba-iba na yan. Hindi na yan ganyan. And then, eto ang ginagamit kong powder. Kasi gagamitin ko na lahat siya sa buong buong mukha ko para hindi siya mag-oily. Diba? At saka maging yamt. So, hindi ko nga alam kung ano yung yamt. Sabi ko nga sa Norwegian ako mas sanay. Dahil syempre, sa tagal ko na rin dito sa Norway. Ganun yun. Nasanay ka nagsalta ng Norwegian in over 30 years. So, magiging ganun yun. Diba? Bakit may mga nag-YouTube nga nagsasalta Chinese, Thailand, Vietnamese, Philippines, English? No, bakit hindi Norwegian? So, yan. Tapos na po ako dyan. So, ilalagay nyo lang ang powder na to. Kung tutusin, ito po ay bronze. Pero dahil sa pareho siya ng kulay ko, ginagamit ko na siyang powder. O, diba? Kita nyo, yan na ang mukha ni Shakira ngayon. So, medyo matagal gawin dahil nga feeling natin na ano yun, ano nangyari doon, bakit ganun, tapos na kaagad ganun, hindi ganun yun. Basta step by step, matututo rin kayo. So after nito, ng mga powder, ng mga ano, sa mata, bla bla bla, ganito ganito, syempre ang kilay. Diba yung sikat na si Kilay? Nakilala siya sa YouTube dahil sa kanyang kilay. Yun na nga ang sinasabi ko. May kanya-kanya tayo kung anong gusto natin gawin sa buhay, di ba? So, turuan ko kayo kung paano paggawa ng kilay. Ang paggawa ng kilay, iumpisahan yan talaga. Tingnan nyo dito. Di ba? Pinakagitna ng ilong natin. Sa gilid. Diyan kayo maglagay. Yung merka na nilagay ko. So, susundan ko lang ang aking kilay. Yung original kilay, ha? Yung original kilay ko. Yan mo nasundan ko. O, di ba? Ang pangit. Lalo na parang guhit. Para bang naging clown ang tingin sa akin kaagad pagka yung ganyang guhit. No. Hindi natin kailangan gawin yan. So, para mas magandang tingnan, ikaw na ang magpo-form ng iyong kilay. Gaano kakapal, gaano kanipis. So, hindi mo kailangan sundan yan. Yung guhit na yan, hindi mo kaagad kailangan sundan yan. Gumawa ka ng kilay na alam mo yun ang kapal at yun ang gusto mo na itsura ng kilay mo. Diba? So ano pagkakaiba ngayon ng may kilay at ng ginawang kilay? O diba ang layo? O tingnan nyo nga. So, ganyan lang yan. Pero kailangan concentrate pag ginagawa yan. O, tingnan yung kilay ni Shakira. Etong isa kita niya. Diba ang layo? Ganyan yan. So, ginagamit ko sa harap, kung kaya ninyo dahan-dahanin lang, huwag masyadong mabigat ang paghawak sa harap. Kasi para mukha siya natural. O, diba? So, next natin, gawin natin ulit yung ginawa ko kanina. Sundan nyo muna yung guhit ng kilay nyo. Oh, syempre hindi kailangan magsalta masyado, baka matabingi itong kilay ko. Diba? So nasundan ko siya. And then, umpisahan ko sa taas para makita ko kung gaano kakapal o gaano kanipis ang kilay na gusto ko. Oh, diba? Nagkaroon ng kilay si Shakira. Okay, hindi masyadong professional ang aking paggawa ng kilay.
Pero marami nagtatanong paano ko nagagawa ang aking kilay. So at least alam nyo na kung paano. At dito sa harap, kailangan dahan-dahan lang ang inyong kamay para hindi siya halata masyado. Diba? Ang sakit sa mata ha, pagka nakatagilid ha. Okay. So, sa akin feel ko na pantay na siya. Sabihin na natin ang ganun. Kilay lang kung gagawin ko talaga noya to. Yung talagang kailangan perfect. Abutin tayo ng Pasko rito. Eh, wala tayong oras dyan, diba? Sino ba ang gusto manood ng YouTube na titignan lang yung kilay mo? O at least, nagkaroon na ng kilay si Shakira. So, ganyan ako gumawa ng kilay. Okay? So, dahil ngayon, balak ko na ano kaya magandang kulay na pwede kong gamitin? Itong eyeshadow na to, in-order ko to. Too Faced. Sa internet ko pa in-order to. Hindi mo mabibili to kung saan-saan. Napakagandang eyeshadow. Kahit anong kulay, pwede mong gamitin. Diba? So, ang feeling ko kasi, gusto ko natural lang ako ngayon. Dahil nga, syempre, naka-brown ako ngayon. Stripe. Naka-stripe na dress. So, bala ko, eto naman, ang pinakamagandang eyeshadow na nabili ko sa Hennes & Mauritz lang siya. Pero itong pinaka-isa sa favorite kong eyeshadow. So, umpisahan natin. Kailangan meron muna tayo na, kasi andito yung mga brush ko, diba? So, ang ginagamit ko dyan, itong matte. Huwag muna kayong gagamit ng shimmer. Shimmer, eto yung medyo makintab. Itong matte, yan ang feel ko na bagay sa akin. Ilagay ko lang muna siya dito sa harap. Para ba, alam nyo yung pagka nag-makeup tayo, diba? Minsan, pagka nakapag-makeup tayo, makikita nyo may mga guhit tayo dyan. Kasi nga, wala kayong concealer, wala kayong primer sa mata. Kaya nagkakaroon tayo ng ganyan. Okay, huwag nyo pansinin ninyo yung aking guhit-guhit sa noo dahil tumatanda na si Shakira. But it's fine. Mawawala rin siya mamaya. Ay, nako po. Nakalimutan ko magkuha ng picture before ng aking makeup. Pero at least nakita nyo na naman, di ba, kung ano itsura. So, baka makuha ko lang ang picture after ng aking makeup. Okay? So, ganyan lang po ang aking umpisa. Para sigurado ako na play na ang aking eyeshadow. O, oh, diba? And then, ang gagamitin, medyo ganitong brush na dapat natin gamitin. Yung medyo mataba. Diba? Isusunod natin ang next na mataba. Kaya lang, medyo meron siyang space. Diba? Meron siyang mas space, ganon. Then, ang gagawin natin, syempre kailangan ko ang aking salamin para makita ko naman dahil kayo lang ang tumitingin sa akin ngayon. Ako, pwede rin akong tumingin. So, ang gagamitin ko naman, itong next brown. Dalawa kasi brown dyan. Ito dark, ito light. So, ito ang gagamitin ko muna. Okay? And then, uumpisahan ko siya dito sa gilid bago ko siya itaas sa taas na taas. O, diba? Nagkaka-form na siya. Ganyan lang yan. Kailangan maging tulmuti kayo. Patient. Kung paano ninyo gagawin ang inyong mata. Kasi kailangan makita ang glow ng ating mata dyan. So, diba? Yan lang ang gagamitin natin sa gilid at concentrate tayo doon sa pinaka bilog ng mata natin. Ayan. O, diba, taray? Nagkaroon bigla si Shakira ng ganyang mata. Kayo na. And then, ikot ang ulo sa kabila at dito naman natin umpisahan. Umpisahan natin sa gilid. And then, back and forth. Diba? Back and forth lang tayo. At concentrate lang tayo sa sinasabi ko to sa bilog ng mata natin dyan. Iyan ang dapat kinoconcentrate dyan. See? So, para hindi masyadong
over ang tingin sa inyo. Dahil siyempre, lalo na yung mga hindi sanay, agad, ang gagawin nyo, i-mix nyo lang siya ulit. Yung ginamit ninyo mataba kanina, mix nyo lang siya ulit. Pareho, para hindi siya masyadong wow, pag nakita sa inyo, di ba? So, mix nyo lang siya. Premotel baka. O, back and forth. O, saan kayo? Nakita nyo? Nagkaroon ako bigla ng form sa aking mata. O, di ba, taray? Yan ang sinasabi ko. Ganyan lang yan. And then, syempre, ang gagamitin naman natin yung pinaka-dark. O, etong pinaka-dark ang lalong mas maganda pag inilagay ninyo sa gilid dahil kailangan parehong brush ang gagamitin ninyo, yung ginamit ko kanina. So, hindi nyo kailangan gamitin ng ganito kasi maglalagay ako ng glitters dyan. Dahil mas mataray pagka may medyong glitters. So, parabang nag-form lang tayo sa mata, di ba? And then, gawin din natin sa kabila. Ganun ba kahirap yan? Hindi po ganyan kahirap yan. Kung gustong gawin, magagawa yan. O, tingnan nyo nga, paano ko nakayanan? So, aral-aral lang yan hanggang sa matuto tayo. Kasi nga, ako kasi ganun. Pag alam ko na yung iba kaya nila, kaya ko rin. Bakit hindi ko kakayanin? Son. Pero sa mga hindi nakakaalam, dati nagja-Japan ako. Kaya nasanay din ako ng kahit na konting pagme-makeup. So, sanay ako ng konti. And then, ang balak ko, gamitin natin itong light na shimmer. Mas gusto ko siya. Ilalagay ko yan sa pinaka-gilid ng mata natin. O, di ba? Kasi minsan may mga nagsasabi sa akin, ganda-ganda naman ng mata mo, Shakira. Paano mo ginawa yan? Siyempre, hindi naman ako sakin, di ba? Kung kailangan i-share, kung ano nalalaman natin at ikasasaya ng iba, bakit hindi natin i-share? Di ba? Ngayon, nasa sa inyo na lang kung gusto nyo ngang gayahin o hindi. O, nakita nyo na, boom. Tingnan nyo nga, nagkaroon kagad ng mataray na mata si Shakira. And then next, yung kabila naman, health inners. Kailangan yung pinaka, ano talaga sa mata natin. Yung pinaka, sa tagilid na tagilid siya talaga ng ating mata. Doon yung po siya ilalagay. At kailangan po ang inyong brush, ganito siya katnipis. Okay. Diba? Hindi katulad ng mga iba na medyo makapal, medyo ano. Kasi importante, tama ang ating brush na ginagamit pag nagme-makeup tayo. Okay? And then, next, para mas lalo siyang wow, gagamitan ko naman siya ng isang shimmer na medyo mas matingkad. Kung makikita ninyo, mas maganda pag ginamit ninyo ang kamay nyo dahil mas lalo siyang makintab. O, diba taray? So, yan po, ilalagay ko lang siya sa ibabaw ng aking mata para naman mag-shiny-shiny. Kilala nyo naman si Shakira. Basta mga bling-bling. Diyan masaya si Shakira. Yung may mga bling-bling-bling-bling, diba? Oh, diba? Biglang nag-bling-bling ang aking mga mata. Ganyan yan. And then, next na gagawin natin, edi syempre yung kabila dahil hindi pantay. So, kailangan gamitin ko yung isa ko pang finger. Buti na lang, ang dami nating finger, di ba? O, dito ko naman siya ilalagay din sa inners ng aking mata. Okay? Ayan. Proud ako nito. Kung gusto niyo na medyo may mga glitters-glitters konti. Ganyan po yan. Okay. O, edi natapos bigla. Ganyan lang yan. Kung hindi mo masyadong perfect ngayon, syempre dahil minamadali ko, diba? Kaya,
Hindi kailangan maging perfect ngayon. Ang importante, napakita ko sa inyo. And then, I'm back again. Dito na naman ako sa pinaka-dark na brown para i-mix ko siya dun sa nilagyan kong glitters para mas maganda tignan. Diba? Hindi siya ma-stop ka agad dyan sa may gilid. Kailangan lagyan natin siya ng ibang kulay na imimix lang natin doon sa glitters na nilagay natin. Oh. And then, after nito, dahil syempre tapos ng aking mata, diba? Tapos ng aking eyeshadow. Ang gagamitin ko naman ang eyeliner. Kasi maglalagay ako ng false eyelashes. So, kailangan lagyan ko muna siya ng eyeliner. At ang ginagamit ko po e-elf pa rin. Kasi itong elf na to, napakaganda nitong makeup talaga. Kilalang kilala to sa Amerika. Kaya kung gusto ninyo makahanap ng talagang magandang magandang eyeliner, i-unbefault ko sa inyo ang e.l.f. So ganyan po ang paglagay na atin. Siyempre yung pinakadulo ng ating mata. Okay. And then yung pinakasulok sa gilid ng ating mata, dyan tayo mag-uumpisa gumawa ng tinatawag nilang wing. Para kunyari ang inyong mata ay lumilipad. O, diba? Kailangan concentrate ako dito. Dahil baka mamaya ako sa mapunta itong liner ko. Okay, so kita nyo? And then next, yung kabila naman. So kailangan lang mag-draw head tayo. Left and right, di ba? Oh, ganyan ang pag-makeup. Kita nyo, nagkaroon ako bigla ng line. So umpisa natin uli sa pinaka-arap ng ating mata. Hindi muna ako magsalita dahil kailangan concentrate ako dito. Yes. And then pataas po. At saka kunin ninyo yung last na ginawa ninyong guhit. Tsaka nyo siya pagtabihin para magkaroon kayo ng wings. O, diba? Sakit sa mata pag hindi kayo sanay. So at least nalagyan ko na siya ng eyeliner. And then, importante, maglagay rin tayo sa ilalim ng ating mata kasi pag maglalagay kayo ng false eyelashes, makikita yung guhit ng mata sa ilalim. So, makikita kagad na ay hindi nga kay Shakira yun. Pero pagka marunong na kayo maglagay, eto ang pinakamahirap dito. Yung paglalagay ng false eyelashes. So, lagay ko muna sa ilalim ng mata ko ang eyeliner para hindi siya maputi pagka meron akong false. Di ba? Kailangan kasi meron akong salamin para makita ko kung anong ginagawa ko. So, kung meron kayong curly tongue sa inyong eyelashes, yun po ang gagawin natin. Kailangan natin to kasi kailangan maglagay tayo ng mascara sa ating pilik mata kung ididikit ninyo siya sa false eyelashes. So, yan ang importante. So, ilagay ko lang po ang mascara. Kung tutusin itong mascara na ito, isa sa mga favorite kong mascara to kasi nagpapahaba siya ng kilay. Ayun ang pilik mata. Kung makita niyo El Cheer Big Charming Curling, mabibili niyo to sa normal. So, tingnan niyo kung hindi siya gumagawa ng haba sa pilik mata ko, pero gagamit pa rin ako ng false eyelashes. At saka maganda sa kanya, buwas siya. Pwede pataas, pwede pababa. Diba? So, tingnan niyo kung hindi ninyo mapapansin na nagbibigay siya talaga ng volume ng haba sa pilik mata. So, inuuna ko muna yung pababa, di ba? Kasi tataas muna natin siya
Tapos gamitin natin yung pataas. Okay. Kita nyo na. Wala ako dito. Pero dito meron. So magandang mascara to. Kung tutusin, kailangan na mabibili ninyo yung may mga volume. So umpisa na naman ako sa itaas ng aking mata. Okay. Yung pailalim muna siya bago ko gamitin yung pataas. See? O, diba? Nagkaroon bigla si Shakira ng pilik mata. Pero dahil sa lab ko ang merong false eyelashes, dahil yan ang gagamitin ko ngayon, love ko ang eyelashes na ganito kasi gusto ko yung open ang aking eyes. Kaya lang, hindi ko yata mahanap ang aking yung chani ba? Yan. Kasi hindi ko siya may didikit pag wala ang chani, pero subukan kong wala. Sanay naman akong gawin to. Pero sa inyo na hindi sanay, kailangan may chani kayo. Dahil pag wala kayong chani, hindi nyo siya mailalagay ng maayos. Diba? At ito po ang aking ginagamit na eyelashes lim duo. Mabibili ninyo sa Cubus, hello, Hennes & Morris, hello. Ito talaga matagal siya. Hindi hindi matatanggal ang inyong pilik mata nito kung hindi nyo tanggalin ang pusa. Okay, napadami ang lagay ko, pero it's okay. Tanggalin ko lang po siya ng wipes. Mawawala na siya agad. Pero syempre, ito ang pinakamahirap talaga sa paglagay ng eyelashes, lalo na yung mga hindi sanay, hindi nila alam kung paano gawin. So yung pinakamaikse, yan ang ilalagay ninyo sa harap, at yung pinakamahaba ang nasa gilid. Okay, subukan natin kung makakayanan ni Shakira ilagay ng walang chani, pero sigurado makakayanan ko yan. Kasi nga nagawa ko na yan dati, so ipapatong lang yan natin sa sarili natin pilik mata. O, diba? Tsaka nyo siya pagdikitin. Okay. Son, tinakita nyo na ang pilik mata ni Shakira. Diba? Ang layo. Ang layo kesa doon sa meron at wala. So, satisfied ako sa aking pilik mata sa paglagay. Pero yung mga hindi sanay, kailangan talaga gumamit kayo ng chani para mas madali ninyo maidikit. So, ditapos na ako dyan sa first. And then, syempre, gagawin ko yung second. Alam nga naman, magpunta ako ng ganito, nagsasalta ako sa inyo, isa lang pilik mata ko. Hindi pwede yun. Kailangan dalawahin ko siya. So, ito po ang ating second try ng ating false eyelashes. So, kailangan ko na salamin dahil hindi nakikita ni Shakira yan. Di ba? So, kailangan ilagay ko lang po. Madali kasi siyang lumabas eh. Kaya dinadahan-dahan ko siya para hindi agad lumabas. Dahil madali naman siyang punasan. Kaya lang, mas maganda kung dahan-dahan nyo ilagay. Diba? Hirap kaya maglagay ng ganito kung tutusin. Pero pag hindi nga kayo sanay, ganun lang yun. Bigla, agad. So, gawin ko naman sa aking second na eyelashes. Ipatong ko lang siya doon sa nilagyan kong mascara kanina. Okay. So, and then, ilagay ko siya sa may harap.
Ito mahirap dito kaya medyo pag hindi kayo sanay, mahirap maglagay talaga ng pilik mata. Kailangan sanay kayo kung paano gawin. Yung iba talaga nagpapakahirap kung paano nila ilalagay ang pilik mata nila. Dahil lalo na sa mga first timer, hindi nila alam kung paano nila mailagay ang kanilang pilik mata. Kasi kailangan pantaya sa mata natin. Diba? Ito mahirap dito. Dahil wala nga akong tiyani. So, mahirap siya i-boy. Okay. So, sabihin natin ganito na lang. And finish. Oh, di ba? Ganyan ang paglagay ng false eyelashes. So, sabihin na lang natin tapos na yan. And then, pagkatapos niyan, syempre, ang gagamitin naman natin bronzer. Ang bronzer, yun ang naggagawa kung bakit pumapayat ang ating pisngi. Bakit bigla-bigla yung iba nagtataka, Shakira, bakit pumayat ang mukha mo? Ganon. Hindi ko iniisip na pang-insulto yun. Pero okay na rin. Okay na rin. Sinasabi ko lang, ay, ganyan talaga yan. Ganyan lang yan. Oo, oh, diba? Kunyari, sabihin ko, ganyan lang yan. Pero inas-inas, syempre, siniisip mo kaagad, ano ba naman yan? Ganon pala. Bigla akong tumaba. So, ang paglalagay ng bronzer, ito ang ginagamit ko. Ang paglagay ng bronzer. Kasi kailangan ni Shakira ng salamin para mabasa ko. The Body Shop. Sa Body Shop ko binili to. So, mga pearls to na pwede ninyong gawing bronzer. Diba, itong aking brush na ginagamit. So, ikot-ikot lang natin siya. Ang umpisa niyan, pataas. O, diba? O, tingnan yung pagkakaiba ng meron at wala. And then, next. Okay. O, diba? Nagkaroon kagad ng cheekbone si Shakira. At kailangan meron din tayo sa baba ng ating panga, hello, baba, pababa, patagilid, at baba. At syempre, kailangan meron din tayo sa noo para hindi masyadong puti-puti ang ating noo, di ba? Kasi fo-form mo nga yung gitna ng mukha mo eh. So, and then, syempre, naglalagay ako sa aking ilong. Tayo mga Pilipino, syempre, alam na natin ang ilong natin iba-iba, di ba? Pero nakakatulong din ang bronzer sa paglagay ng ilong. So, nag-uumpisa ako sa gitna, pataas, pababa, and then patagilid. Di ba? Oh, tignan niyo, nagkaroon ng ilong si Shakira. Siyempre, hindi pwede yung kabila, hindi ko lagyan. So, sa gitna, pataas, pababa, and patagilid. Para hindi masyadong halata, di ba? See? So, ganyan lang po yan. Ngayon, ang isa pang gagawa na magkaroon tayo ng korte sa pisngi kasi yun ang talagang maganda sa pagme-makeup, yung makita yung mukha natin ganun, di ba? So, ang kailangan natin, eto ang ginagamit ko, Urban Decay din to. Mas dark siya kesa doon sa inilagay natin kanina. At ganitong brush na ginagamit ko, medyo patagilid. And then, ilalagay ko lang siya sa taas. Hindi sa buong mukha. Sa taas lang siya. Diyan lang. Para makita nila ang shadow ng aking cheek. O, diba? Teka muna. Parang kumapal yata. Yeah.
para hindi ko nakita kagad yun. Teka muna po. No. Hindi ko pwede mo. So at least nakita nyo na. O, diba? And then, ang gamitin ko naman po ay ang blush. At ito po ay Revolution. Yan ang aking ginagamit na blush. Kasi nagbibigay din siya ng tingkad sa mukha. So, another burst, ha? O, tingnan ninyo kung hindi siya nagbibigay ng tingkad. So, pataas, over doon sa blush na inilagay natin, lalagay din akong konti sa ilalim. Finish. And then, ang highlights. Isa pang pinaka-importante ang paglagay ng highlights. Diba? Pero itong gusto kong gamitin, ang Chrome Studio. Alam ko may bilhin yata ito. Yes, Maybelline. Siya ay Maybelline. Ito ang ginagamit ko sa aking... O, diba? Ayoko masira ang aking kuko. Hindi ko alam kung paano kung bubuksan. Parang, ayan, ginamit ko na. So, ang paglalagay ng highlights, isa yan sa, yung para bang fresh na fresh looking tayo, lalo kung meron tayong highlights. Oo. Diba? Fresh na fresh ang Shakira. Kunti dyan, kunti dyan. Sa menu. Para pagka yung umiikot tayo, tingnan nyo ito, wala tong highlights. Ito may highlights. O, diba? So, wow. Kita nyo naman ang aking highlights. Fresh na fresh ang Shakira. O. Diba? Tatagilig ka. Hi, hello. Hello. O, yan, ganyan. Siyempre, maglalagay tayo sa gitna ng ilong. Dahil nagpapaganda rin niya sa ilong natin at sa gitna. Oh, bow. Tsaka ako maglagay sa... Kasi kailangan talaga nagtitingkara ng aking mukha. Diba? Lagay din ako sa aking lips. Para pa talagang fresh na fresh si Shakira. At maglagay ako ng konti sa aking eyebrow, sa under ng aking eyebrow. At syempre sa may gitna, elog, kilid ng aking mata. Para naman, wow agad, diba? So, and then, babalik ako ulit sa ginamit kong eyeshadow. Kasi, yun naman ang gagamitin ko para sa ilalim ng aking mata. Kasi kailangan ano siya, pantay siya. O, di ba? Hindi na nagpantay ang aking pilik mata, but it's fine. Okay. And then gagamitin ko syempre yung pinaka dark na brown na ginamit ko kanina. Ilagay ko lang siya sa ilalim ng aking mata at pagtabihin niya sa eyeliner sa gilid ng aking mata para magkaroon tayo ng medyo effect sa ating mata. O, diba? Anong pagkakaiba? Nakikita nyo? Hindi. Okay. So, gawin po natin ulit yung pinakagilid ng mata natin. Lalagyan nyo lang siya ng linya papunta sa pinakaharap ng ating mata. O, diba? At least nagkaroon ng medyo buhay ang mata ni Shakira. Siyempre, after nyan, balik tayo sa eyeliner ulit. Kasi hindi po pwede na wala tayong eyeliner sa mata. Kulang yun. Kailangan meron kang eyeliner. Okay. So, ginagamit ko pa rin ang ELF dahil favorite ko ang ELF.
anong say sa mata ni Shakira. Sige nga. Hindi nyo feel nakaibang mata ni Shakira? Isa lang masasabi ko, yung iba syempre nagtataka. Iba talaga nagagawa ng makeup sa atin pag marunong ka mag-makeup. Napakalaking bagay talaga. Pero kung tutusin, kung hindi ito ipapaliwanag, mas madali ko matapos to. Kaya lang, syempre dahil sa pinapaliwanag ko, abutin tayo ng mga, it's not 50 minutes. So, ang gagawin ko naman, yung ating sa baba, yun naman ang lalagyan ko ng mascara. Okay. Kasi kailangan magtagpo ang bilik mata sa taas at sa baba. Bow. Ayan. Diba? Ganyan lang yan. And then, syempre, hindi po pwedeng hindi ko rin gawin sa kabila. And then, pababa. Kailangan talaga maingat na maingat tayo pag ginagawa natin ito. Kung hindi, magkakalat kayo. So, kailangan ingat-ingat lang po siya. Huwag nyo lang tignan muna yung guhit sa akin. Tumatanda na si Shakira. Soon, I'm 52. O, diba? Nakakapagtaka. 52 agad. Bilis ng panahon. 52. Na agad. Napakabata ko nang dumating ako sa Norway. Pero wag na muna tayo mag-MMK dahil malapit na akong matapos. Okay. So, ang gagawin ko naman po, syempre ang lipstick. Pwede ba akong umalis? Wala ang lipstick? Hindi. So, kailangan ilagay ko na po at nandito, kunin ko lang dito ang aking mga lipstick. Si Shakira, gustong-gusto ko ang lipstick na medyo ala Jennifer Lopez. Yung natural. Pero iba-ibang kulay kasi ang ginagamit ko. So, it's okay sa akin. Pero minsan gagamit din ako ng ibang kulay na parang red or dark pink. Pero ngayon gusto ko nude. Neutral. Okay. So, kailangan i-form ko muna ang aking lips. Nagpapaganda rin sa atin pag meron tayong eyeliner. Na lip liner. I mean, lip liner. Adya. So, ito ang lip liner na ginagamit ko pag gumagamit ako ng nude. Wood lip liner. Nabibili to sa normal kung gusto ninyong hanapin. And then, nabibili naman po to sa lip liner mata L'Oreal. L'Oreal po yan. So, ito muna ang aking gagamitin. Kasi mas gusto ni Shakira pagka ganyan ang mga lips ko. O, diba nagkakulay ang ipin ni Shakira? Okay, ibahin natin. So, kailangan po ang aking lip gloss. Ito naman po, Isadora. Itong ipinapatong ko sa akin lips para hindi siya matte kasi mas maano ko talaga pagka glossy ang aking lips. So, ang gagamitin ko ngayon Isadora Glossy Lipstick. Oh. So, marapit na tayo matapos. Anong say? Diba?
Kung gusto ninyo mabili yung mga makeup ko, yung iba pwede ko sabihin sa inyo, just let me know kung gusto ninyo malaman. Dahil syempre, pwede ko naman paalam sa inyo. Okay? And then, spray na lang and then I finish. Okay. Inaano ko ang ipin ko. Baka mamaya pala yung ngiti ko sa inyo. Tapos nandalo ko pala yung lipstick, ano? Oo, di ba? Hindi ko feel. See? Tinakita nyo na ngayon ang ayos ni Shakira. So, ayan na po ang aking final makeup. So, at least nakita nyo na po kung paano mag-makeup si Shakira. So, guys, kung gusto nyo pong matuto na mag-makeup once a week or second time a week or every second week, pwede akong maglagay. So, mag-comment lang kayo kung ano pa ang gusto ninyong matutunan at tutulungan ko kayo. So, don't forget to click subscribe para malaman ninyo kailan kaya ulit si Shakira mag-makeup. Upload ng makeup. O, diba? Pati Hero, Shakira, Shakira. Okay, keep safe, guys. Ingat po kayo dyan.